Sigurado ngang matatawa kayo dito mga idol sa ginawa ni Karl Anthony Towns sa interview. Pero bago natin pag-usapan yan mga idol ay ito muna ngang sinabi ni Shaquille O'Neal patungkol nga dito kay LeBron James. Sa isang podcast nga mga idol, sinabi niya na nagsiselos nga daw siya dito kay LeBron patungkol nga sa all-time scoring record. Sinabi niya, "It was a professional jealousy at that moment. I wish that was me to pass Kareem Abdul-Jabbar on the all-time scoring list. I can honestly say I was jealous." Yan nga mga idol ang inamin ni Shaquille O'Neal sa isang podcast. Nagselos daw siya kay LeBron James nung malagpasan niya na itong si Kareem mga idol sa all-time scoring list. And I think mga idol, sa mga professional NBA players sa mga retired na ay for sure may mga nagselos din dyan. Sino ba namang hindi magsiselos mga idol na break mo ang isang record na kung saan ay nung naset ito mga idol sinabi never na nga daw itong mabobroken. And then LeBron James happened. Kaya maintindihan natin kung bakit medyo nagsiselos itong ang si Shaquille O'Neal sa record history na ginawa nga nito ni LBJ. Marami na rin kasing sumubok dyan mga idol at ang closest nga sana ay si Kobe Bryant kung hindi lamang siya na-bothered, na-bombard ng injuries late sa kanyang ang karir. At yun mga idol ang kaibahan nga nito ni LeBron James mula nga sa mga Hall of Fame players. Talagang nag-stay healthy nga siya mga idol all throughout his career. And hindi yan by accident mga idol. Alam naman natin at ilang beses na rin nabalita sa atin na i-report sa atin na itong si LeBron James ay talagang ang malaki ang ginagastos para nga ma-maintain ang kanyang healthy body. Lalo na nga mga idol sa kanyang ang diet. Kasama na dyan mga idol ang very disciplined workouts nga daw neto ni LeBron. At mabalik nga tayo dito kay Shaquille O'Neal mga idol, obvious naman siguro na nagsisisi nga itong si Shaq na hindi niya nakuha yung all-time scoring record. At yan mga idol ay kasalanan din naman niya. At tulad ng mga ibang mga NBA players late their career ay bumabagsak na nga ang kanilang paglalaro. At yun nga ay dahil hindi nila inaalagaan ang kanilang katawan. Diba't pagre-reveal ni Kobe Bryant sa kanyang mga dating podcast na itong si Shaquille O'Neal nga daw minsan pupunta sa training camp bago ang season na sobrang out of shape at parang hindi nga daw nag-workout all throughout the off-season at hindi naganda. So kasalanan din neto ni Shaquille O'Neal mga idol kung bakit hindi nga siya napalapit man lang dito nga sa scoring record. Pang number 10 all-time itong si Shaq mga idol. Kung sineryoso niya lang sana yung kanyang NBA career, nag-ensayo, naging maayos yung diet at hindi binabayaan yung kanyang sarili, ay baka nga nagkaroon siya ng legit chance na basagin nga ang all-time scoring record nung naglalaro pa siya. At ngayon nga mga idol ay panoorin na natin itong siguradong magpapatawa nga sa inyo na ginawa ni Karl Anthony Towns sa kanyang interview. Well, sa pagbabalik niya nga mga idol ay sa walk-off interview niya ay nag-iba ang boses neto nga ni Karl Anthony Towns. Actually, dati pa nga ito mga idol pinagtitripan na ito si Towns ng mga NBA fans nang dahil binabago nga daw ang boses tuwing nasa interview nga siya. And panoorin niyo ito mga idol para nga malaman niyo ang aking tinutukoy. This is what movies is made of. This is what movies, this is what movies is made of. 4 months away, I come back, 2 free throws. Don't worry about it. I got that. It's crazy because after all that, they took him off the court to put him even closer to the locker room. Go get him. Let's go get him. Good practice. Just go get him. I really don't know other way to explain it. Just. Are you serious right now, big dog? Hindi naman masama mga idol na magkaroon nga ng matining at maliit na boses. Kahit pagkalaki-laking mama neto ni Karl Anthony Towns, 7 foot mga idol na meron niyang 112 kilos. Kaya tuloy lalo siya mga idol na pinagtatawanan ng mga NBA fans ay dahil pinapalaki niya pa nga kanyang boses. Binabago pa imbis na i-embrace na lang yung kanyang real tunay na boses.